Simpleng lutuin lang ito, kabamba. Sinigang na tilapia sa kamyas. Para naman medyo sosyal ito, ay maglalagay ako dito ng hipon. Kaya tara, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Yan, at magagamit ko na yung aking inimbak na kamyas. Nung kapanahunan ng kamyas, kesa naman mabulok yung bunga ng aming kamyas, ay akin itong inimbak sa aking freezer. Siguro ay nasa 2 buwan na yon na naka-stack sa aking freezer. Kaya kung may mga tanim kayo na kamyas, ganun na rin ang inyong gawin. Para may gamitin kayo pag hindi na kapanahunan ng kamyas. 2 tilapia lang pala yung aking lultuin. At lalagyan ko rin ito ng hipon. Maliban dito sa kamyas, ay gagamit din ako dito ng kamatis. Masarap din naman talaga ang sinigang pag may kamatis. Gagamit din ako dito ng sibuyas at luya. Itong kamuti naman ay nakuha ko lang dyan sa aming tanim. Dito sa likod ng aming bahay. O diba, nakalibre na naman. Yan din ang kagandahan pag may mga tanim ka. Dahil weekly lang naman ako namamalingki. Iba't iba na yung aking binibili. Isda, karni ng baboy, karni ng manok. Bumibili din ako ng hipon at kung minsan karne ng baka kung nakaluwag-luwag. At syempre, hindi rin nawawala yung mga gulay na aking binibili. Tsaka ko na lang iisipin kung anong pwedeng luto ng aking mga binili. Kaya talagang malaking tulong din pag may mga tanim kang mga gulay. Dito pala sa aking cooking pan ay nilagay ko na dito yung ating kamyas, kamatis, luya at sibuyas. Tinakpan at akin lamang itong papakuluan. Patis pala yung aking nilagay dito na panimpla. Pwede rin naman dito kahit asin na lang kung ayaw nyo ng patis. Yan at pinakuluan ko lang ito ng 3 minuto. At pagkakulo nito, akin lamang dinuro gamit itong sandok, itong kamatis at itong kamyas para mas lalong lumabas yung tunay na asim ng ating kamyas at kamatis. Pagkatapos nito ay ilalagay ko na yung ating 2 piraso na tilapia. Buhay pa ito nung aking nabili at siguradong malinamnam ang sabaw nito. 2 lang yung aking iluluto dahil iniiwasan ko rin kumain ng tilapia, kabamba. Mataas kasi yung aking uric acid sa dugo. Kaya napapansin ko pag napaparami o nakakain ako nito ay nag-aaray tiis na naman yung aking mga daliri, kabamba. Kaya yung bunso ko at yung aking asawa yung mag-uulam nito. Sila lang kasi yung umuuwi tuwing tanghalian. Yung panganay ko ay hindi na yun umuuwi tuwing tanghalian. Kaya kung mapapansin nyo ay kunti lang yung aking mga niluluto, kabamba. At sa mga nagtatanong pala kung ilan yung mga anak ko, 2 lang yung aking anak, kabamba. Yung isa ay kolehiyo na, yung isa naman ay nasa senior high na. Mga binata na po sila. Yan at napakwento na naman ako. Back to cooking na tayo. Masarap din pala dito isabaw yung ating hugas bigas, kabamba. Pero sa niluto ko ngayon ay tubig lang yung aking ginamit. Dahil kaninang umaga pa ay nakapagluto na ng umagahan at tanghalian na kanin. Kaya hindi ko na nakuha yung pinaghugasan ng bigas. Yan at nilagay ko na dito yung talbos ng kamuti. Yan at kunting pagpapakulo na lang at maluluto na itong ating sinigang na tilapia sa kamyas. Kaya pagkaluto nito ay kain agad dahil mas masarap humigop ng sabaw pag mainit ito. Maraming salamat sa panonood, kabamba. See you sa aking next cooking vlog.